Minsan ang nagtiwala itong mag-asawang si Benhor at Alicia sa kanilang nakukuhang mga kasambahay. Wala ka naman kasing maririnig sa mag-asawa dahil sa kanilang kabaitan. Kadalasan nga'y tinuturing na nilang kapamilya ang mga nagiging kasambahay nila. At kapag pinapalad pa nga ang dalawa sa kanilang negosyo, ay parating masaya rin ang Pasko ng mga kasambahay nito dahil sa sinisiguro nilang mabibigyan ang mga ito ng maiuwi nila para sa kanilang Noche Buena. Ngunit lahat ng yon ay bigla na lang nagbago dahil sa ginawa sa kanila ng isa sa kanilang mga kasambahay. Nang sa hindi inaasahan itong si Benhor at Alicia, napalihim at unti-unti na palang ninanakaw nitong katulong nilang si Ara ang kanilang nakakubling mga alahas at pera. Huli na nang nalaman itong si Alicia ang lahat-lahat nang bigla na lang naglaho itong si Ara at hindi na muli pang nagpakita sa kanila. Kinabahan na itong si Alicia sa puntong yon, kung kaya't agad niyang tiningnan ang mga alahas at pera nilang nakatago. Doon nga nasurpresa itong si Alicia nang makita nitong wala ng kalaman-laman ang lagyanan at nakakalat na ang mga sisidlan. Napakamot na lang sa ulo nito itong si Alicia at naiyak dahil sa nalimas nitong si Ara ang kanilang pinundar na yaman. Dahil sa pangyayaring yon ay natuto na itong si Alicia at naging strikto sa pagtanggap ng mga magiging kasambahay nito. Pumasok na nga sa isipan niyang huwag nang tumanggap ng kasambahay, lalo pa't hindi ka kilala. Ngunit dahil sa hindi naman sila taga doon sa kanilang tirahan, kung kaya't wala ring nagawa itong si Alicia para sumugal. Ginawa lang itong maghigpit sa pagpapapasok ng tao sa kanilang pamamahay. Hanggang isang araw, dahil sa pagkawala nitong si Ara, kung kaya't kinulang sila sa taong mag-aalaga sa tatlo nilang mga supling. Nasakto namang merong inendorso sa kanila ang isa nilang kasambahay na kaibigan itong naghahanap rin ng trabaho. Ngunit bago nagdesisyon itong si Alicia, ay minabuti niyang isangguni muna ang lahat sa asawa nitong si Benhor. Kinagabihan, ginawa nga nitong sabihin sa asawa niya ang rekomendasyon sa kanya nitong kasambahay nilang si Neneng. Han, meron nga palang rekomendasyon si Neneng. Napapasok dito para maging katulong. Okay naman siguro yun kasi kaibigan naman ni Neneng. Ano sa'yo, Han? Okay ba sa'yo? Sambit pa nitong si Alicia. Wala namang reklamo na narinig dito kay Benhor itong si Alicia. At pumayag naman sa rekomendasyon nitong si Neneng sa kanila. At napagkasunduan nga nila sa gabing yon, natatanggapin nila iyong gustong mamasukan sa pamamahay nila. Nangyari ngang nagsimula na itong si Claudine na magtrabaho sa pamamahay nila Benhor at Alicia. Naging maganda naman ang pagtatrabaho nitong si Claudine at alagang-alaga nito ang anak nitong si Alicia. At isa pa'y masipag sa trabaho itong si Claudine. Ngunit hindi nawala sa isipan nitong si Alicia na magduda dito kay Claudine. Lalo pa't isang araw, napansin na naman itong si Alicia na nawawalan siya ng pera. Ngunit hindi muna ito nagreklamo sa mga kasama sa tahanan nila dahil sa wala siyang ebidensya. Sa pangyayari ngang yon, ay ginawang pagdudahan itong si Alicia itong si Claudine. At dahil sa gustong makumpirma nitong si Alicia ang katotohanan, kung kaya't ginawa nitong palihim na lagyan ng CCTV ang kanilang kwarto. Sa layo na, tuldukan na ang kanyang paghihinala. Sinadya nga nitong si Alicia na lagyan ng pera ang pinagkukublian nila ng kanilang yaman. At matapos niyang ihanda ang lahat, ay nag-antay itong si Alicia sa kung anong magiging resulta ng kanyang ginawa. Hanggang sa lumipas ang isang linggo, kumagat nga ang salarin sa pain nitong si Alicia. Dahil nang ginawa nitong balikan ang kanyang pinaing pera, ay wala na itong naabutan. Kung kaya't agad itong tiningnan ang CCTV na kanyang itinago.
At nang makita na nitong si Alicia ang naka-record, ay laking gulat nitong si Alicia sa kanyang nasilayan. Nang makita nito sa CCTV footage na itong asawa pala niyang si Benhor ang kumukuha ng kanyang pera. Sa puntong yon ay nadismaya itong si Alicia sa kanyang napag-alaman. At nagduda rin itong merong itinatago sa kanya itong si Benhor. Kung kaya't ginawa muna niyang ikubli ang kanyang nalaman dito kay Benhor at ginawa nitong palihim na sinundan ng kanyang asawa. Nang lumo na lang itong si Alicia sa kanyang nadiskubre, nang masilayan ito itong si Benhor na nakikipagkita dito kay Ara at ang lambing-lambing pa ng dalawa. Doon na pagtanto nitong si Alicia na matagal na palang niloloko siya nitong kanyang asawang si Benhor at wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nangyari ngang ginawang harapin nitong si Alicia itong si Benhor at Ara at nagsalita ito. Ang galing niyo namang dalawa, ang galing ng palabas niyo at napaniwala niyo ako. Pero hanggang dito na lang ang masasayang sandali ng pagkamkam niyo ng pera ko. Dahil iyong-iyo na yung si Benhor, magsama kayong dalawa at mamuhay ng masaya. Matapos sabihin iyon ni Alicia ay umalis na ito. Simula sa araw na yon, ay hindi na pinansin pa nitong si Alicia itong si Benhor. Kahit na araw-araw pa itong nagmamakaawa sa kanya na makipagbalikan. Mga ka-explorers, hindi masamang magduda. Ang masama na ay kapag ginawa na nating mangusga. Muli ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aking munting channel at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi tayong magsama-sama. At isa pa po, palike and follow na rin po ang aking Facebook page. Iiwan ko po ang link sa comment section. Thank you so much and more power.